backstrut. Cardinal at Pintula. At Pint Patrimonio. At Pint Patrimonio. Patrimonio.
Magsitayo na po ang lahat. Kagandang loob, mga salakoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga salakoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, muli tayong pinaaalalahanan sa Ama namin ang panalangin siyang itinuturo o tinuro sa atin ng ating pong Hesus Nazareno, na sa katotohanan ay isang panalangin ng pagkakatiwala at pagbabalik loob sa ating Ama. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah, sinabi ng Panginoon, ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ng lahat.
ang aking dalangin dinig ng Diyos, na wala sa lahat ang lahat ng takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang tagoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, isa sa litang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Pinagkakatiwala ba natin ang mga sarili natin sa ating Diyos? Magandang pagnilayan, hindi lamang para sa panahon ng Kuwaresma, lalong-lalo na sa ating pagtungo at pagtitipon dito sa simbahan ng Quiapo, kung saan, kung tutuusin, no, at sana seryoso tayo, no, ay idinadasal natin ang ating mga kahilingan, pinagpapasalamat natin ang lahat ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa ating mga pagbasa, pinaaalalahanan tayo kung para saan ba tayo naririto at bakit tayo nagtitipon dito. Ilang mga bagay lamang po para sa ating pagninilay. Una, sinabi ng ating pong Jesus Nazareno na alam ng Ama ang pangangailangan natin ayon sa Kanyang kalooban. Kaya, hindi tulad ng mga hintil na nagsasambit ng mga salitang walang silbi at walang kahulugan, sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, ang pananalangin ng taimtim ay kasabay ng pagtitiwala. No? Hindi po ibig sabihin ito na hindi natin sasabihin, no? Alam mo naman natin, tayong lahat, maraming gustong sabihin sa Diyos. Maraming gustong iparating. Maraming gustong matupad. No? Pero pinaaalalahan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na ang huling salita ay hindi ang mga salita natin. No? Kung tutuusin yung ating mga sinasabi, alam na ng Diyos. Kung tutuusin, para sa atin, yung ating mga sinasabi at sinasambit na mga salita, kahilingan, pagpapasalamat sa panalangin, para mapaalalahanan natin ang ating mga sarili kung ano ang naipaabot sa atin, ano yung naibigay sa atin na dapat pagpasalamatan, at ano rin yung mga dahilan ng ating mga hiling. Pero kasabay po sana ng lahat ng pinagpapanalangin natin ay yung pagkamulat sa katotohanan na hindi mangyayari ang mga bagay ng ayon sa atin lamang. Na kapag lalo pa nating pinilit yan, baka mas mapapalihis pa tayo sa nais ng Panginoon sa atin na maaaring higit pa, maaaring mas nakakabuti pa sa atin. Hindi natin alam. Kasi bilang mga tao, limitado lang yung pananaw natin. Pero dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay marunong, na ang Diyos ay kaya ang lahat, na ang Diyos ay may kalooban para sa atin, kasama ang pagtitiwala. At ito po din ang diwa, tutungo na tayo sa ikalawang bagay para sa ating pagninilay, ng panalangin na itinuro sa atin ng ating mahal na Poon. No? Kung tutuusin po, no? Kasi yung, kahit ito lang panalangin na ito, no? Isang semestre po ito pag nag-aaral kayo sa pagpapari o sa pagkakatikista. No? Pero kung tutuusin po, ang pagdarasal ng Ama namin ay isang galaw ng pagtitiwala. No? Kasi, bakit? Anong sinasabi natin dito? Amang nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ibig sabihin, kinikilala natin ang Diyos lagpas pa sa atin. Ikaw nawa ang maghari, sundin ang loob mo. Ito po yung pinakamahirap sabihin. Kasi ibig sabihin nun, kahit may mga plano at gusto tayo sa buhay, sa hulit-huli, dahil alam nating marunong ang Diyos, ipagkakatiwala natin yun. At kung anuman ang hihingin sa atin, yun ang dapat nating unang ginagawa. At ano ang hinihingi? Masunod ang kalooban, hindi lang sa langit. Kung saan tayo inaasahan natin, doon tayo pupunta,
Pero yung iba sa atin, pinapas forward na. Binabaliwala ang buhay dito. No? Patatawarin naman ako pag naghihingalo na ako. Sabi ng ating paniniwala, pag nagbalik loob, kahit last minute, gagawin. Pero hindi po iyon ang punto ng buhay Kristiyano. Ang punto ng buhay Kristiyano ay isang makabuluhang buhay dito sa lupa na sinusunod ang kalooban ng Diyos bilang paghahanda para sa langit. Kaya kapag sinabi nating sundin nawa ang loob mo, magsumikap, magpakabuti. Kung paano ka pinatatawad, ganun ka magpatawad. Kung paano ka itinatama ng Diyos, ganun mo rin itama ang kapwa mo. Kung paano naging mabuti at mahabagin at mapagbahagi ang Diyos sa iyo, ganun din sana ang pinagsusumikapan nating buti, pagbabahagi. At paano yun? Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. At kung paano tayo pinagkakalooban, maging biyaya din tayo sa kapwa. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Ibig sabihin, yung malasakit ng Diyos, iparating natin sa kapwa. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ibig sabihin, huwag mo po kaming iiwanan. Kung may problema man, huwag nyo kaming pababayaan. At sana damayan din natin ang ating kapwa. At ilayo mo kami sa masama. Kung gaano tayo iniiwas ng Diyos sa kapahamakan, ganun din sana tayo maging mapagkalinga sa kapwa. Sa kabuuan po, tinuturuan tayo ng ating pong Hesus Nazareno sa isang pananalangin may pagtitiwala sa Diyos at may pagsunod sa Kanyang kalooban. At ito po sana ang hilingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, na sana ang bawat detalye ng buhay natin nagiging paghahanda sa katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Kung ano man ang gusto niyan sa atin dito at yung ating buhay na inaasahan sa kabilang buhay. At sana, kung paano naging mabuti ang Diyos sa atin, mapagsumikapan nating maging mabuti sa ating kapwa. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sinabi sa atin ni Hesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ng ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak.
Sa katahimikan ng ating puso at diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers, gayon din po ang lahat ng nagsisilbi sa ating bayan at sa kapwa bilang kanilang bahagi at pamamahagi sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kataitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugo. Itinigis ng iyong anak para sa akin. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng Gabon. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po bago ang huling pagbabasbas na kapag po tayo ay nagdiriwang ng mga sakramento sa loob at sa paligid ng simbahan, kasama na rin po ang ating pagdarasal at pagdedebosyon. Kinakailangan pong nakasuot ng maayos ang ating mga face mask. Siguraduhin natatakpan ng ilong at bibig at hindi tinatanggal ang inyong mga face mask kung hindi naman po kailangan. No? Nasa pandemya pa rin tayo, siguraduhin pong naiingatan natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati